Hi guys, welcome to my vlog. Nandito tayo ngayon guys, gawa tayo ng bread roll kasi madaming nang hihingi ng recipe niya. So pakita sa inyo, madali lang siyang gawin guys. Pakita ko sa inyo yung mga ingredients natin. So ito guys. Ito guys, 3 tablespoon butter. Para to siya sa ano guys, pa-serve niya siya pa mga 6 na bilog siya. 6 na bread roll. Good for 3 to 4 person lang siya. So ito na yung ingredients natin. 3 tablespoon butter. Tapos 1 large egg and 1 white egg. Kasi yung white guys, mamaya pang ano natin mamaya sa taas, pang pahid natin. Tapos 1 and 1/2 cups plain flour. Plain flour siya guys. Tapos pag magmasa na kayo, mag-add na lang kayo pag medyo maano pa siya, ano pa lang yan, yung basa pa yung ano nyo, mixture nyo. Like mag-add lang kayo ng ano, kaya meron kayong extra na 1/4 cup nitong plain flour din para pag nagmasa kayo, add lang kayo ng add konti-konti hanggang maging ano siya. Mamaya pakita ko sa inyo. Okay, so ito, cold fresh milk siya guys. Pwede siya fresh milk, pwede siya, depende sa inyo kung gusto nyo yung light milk, pwede din siya. Pwede rin siya yung ano. Pero sa ginagamit ko, cold cream milk para mas ano siya. So, ano lang ito guys, mga 1/2 cup lang natin. Tapos, ano, 1/4 teaspoon ng ano guys, asin. So, start na tayo guys. Hi guys, ito guys, naano kasi kanina yung camera natin guys. So, pinainit ko muna yung ano guys, yung kaldero natin. Tapos, nung mainit na, nilagay ko na yung butter guys. Tapos, tunawin lang siya natin. Ayun guys, natuna na yung butter natin guys. Tapos, isunod natin yung 1/2 cup na cold milk. So guys, 1/2 cup cold milk. Tapos, bagong light guys, patayin na natin yung apoy. Patayin na yung apoy. Tapos, 1/2 cup ng cold milk na. Ayun guys, ano lang natin yung temperature ng ano guys. Kung hindi na masyadong ano guys. Ayun guys, ano lang siya. Naging, ano na. Naging warm na siya kasi nilagyan natin ng cold na milk. Tapos guys, lagyan natin ng 2 tablespoon sugar. White sugar. Yung 1 large egg. Tapos guys, ilagay natin yung yeast natin. Yung dry yeast natin guys. Na 1 pack na siya guys. Yan guys. Tapos 1/4 teaspoon ng asin. Tapos guys, ilagay na natin yung 1 1/2 plain flour. Yan nyo lang siya guys. I-mix nyo lang ng i-mix hanggang mag ano siya lahat na wala nang dry na iwan. Ayan guys, i-ano lang natin siya guys. Ayan. Tapos, i-ano natin siya, patubuin natin siya na mga 1 hour. Takpan natin siya. Ayan guys, takpan natin muna kasi patubuin natin ng 1 hour. Ayan guys, patubuin natin dito, tapos takpan natin ito guys para mag-ano siya, mag-warm siya sa loob para mabilis tumubo. Kasi after 1 hour, silipin natin para mag- natin guys, yung pinapatubo natin guys, na dough. Ayan guys, tubo na siya guys. So, i-ano na siya natin. Himasa na siya natin ito. Ayan guys, mag-ano tayo ng para sa baking, ano natin, baking tray. Lagyan natin ng ano, olive oil, or di kaya any kind of oil. Tapos, para hindi didikit yung tinapay natin guys. Anhan natin siya, punasan natin. Ayan guys, guys, yung 1/4 natin na dagdag sa flour natin, i-ano natin dito sa surface natin para hindi siya didikit yung mamasahin natin na do. Yan guys.
Tapos, ano na siya, guys? Ayan. Ayan. Kailangan, hindi na siya, ano, yung hindi na siya dikit-dikit. Hindi na siya, ano na siya, guys? Hindi na siya masyadong, ano, kailangan, ano na siya, makintab na yung, ano niya, makintab na yung dough natin. Ayan, guys. So, ganyan na siya, guys. Tapos, gawin natin, hatiin natin siya. Tapos, dagdag lang kayo ng dagdag ng ano, flour para din na siya magdikit-dikit. Tapos, ito siya. Yan. Yan. Yan, guys. Hali-anim na siya. Tapos, ano siya dito, bibilugin niya lang siya, guys. Bibilugin niya siya muna. Parang imamasa niyo pa rin, pero pabilog siya. Yan. Tapos, gawin niyo, guys. Ready na yung ano natin, baking tray. Tapos yung ganyan din yun lang siya. Yun guys, tapos i-ganyan nyo lang siya guys, i-roll nyo lang siya. Diba, ang bilis. Tapos ilagay nyo siya dito. Tapos ganun pa rin guys yung sunod. Yan guys, yung ano natin, ready natin na ano. Tapos, lagyan natin siya ng white egg. So guys. Para makintab yung tinapay. Magluto mamaya. Tapos, hindi pa ito natin lulutuin kaagad guys. I-ano pa natin to ulit. Patubuhin natin ulit ng mga 30 minutes. Ayan guys. Okay, lagyan natin siya ng cling wrap. O plastic wrap. Ayan, tapos lagyan natin na 30 minutes. Tapos lagyan siya natin ng towel pa din para magano yung ano, magwa-warm siya sa ilalim tapos bilis siya tumubo. Ayan. Balikan natin 30 minutes. Tapos kailangan naka-ready na yung ano natin. Habang nagpa ano tayo, nagpatubo tayo ng mga 30 minutes sa ating dough. I-ano muna natin yung ano natin, oven natin. I-ready na natin sa 180 Celsius. 80 degrees Celsius siya guys. Yan na guys. Salipin na natin yung pinatubo natin. Ang ready na siya guys. Ayan, ready na siya guys. Lagyan na natin sa ating mahiwagang oven. Yan na guys, yung ating mahiwagang oven guys. I-ano na natin siya guys. Yan guys. Kalagay na siya sa oven, guys. Mag-time tayo ng mga 20 minutes, guys. Tapos, tingnan nyo siya. Tapos, pag hindi pa siya magano ng mga 20 minutes, i-check nyo lang siya kung hindi pa siya masyadong nagbabrown. Kasi minsan kasi depende sa oven. Kasi itong oven natin, namin, guys, ano, minsan iniikot ko pa yung laman ng niluluto ko. Kasi yung pinakadulo, mainit na mainit yung dito. Ano, hindi siya masyadong, hindi siya pareho yung temperature niya. Kaya, depende sa oven. Basta yung maximum time niya nito is mga pinaka-normal na oven. Mga 20 minutes lang, luto na siya. Hey guys, ito na guys, luto na yung ating tinapay. Mga 20 minutes lang siya guys, lutong-luto na siya. Diba? Look yummy. Look yummy guys. Oh. Masarap na siya sa coffee. Yan. Kain tayo guys. So, tingnan natin. Yung bread natin. See? Wow. Soft siya guys. Soft masyado. Masarap siya. Tikman natin guys. Yummy. Masarap to. Pang kape. Pwede rin siya pang snacks. Lagyan mo ng butter. Naku. Wala yung diet. So, thank you guys. Thank you for watching for my channel. So, hindi pa nakasubscribe na dyan, please subscribe my channel. And click the thumbs up kung gusto niyo yung video ko. Tapos, tapos pa-click na rin yung thumbs up guys kung gusto niyo yung video ko. Tapos pa-click yung notification bell para update kayo sa mga videos ko. Kasi bukas guys magluluto ako ng pineapple pie. Thank you. God bless everyone. Stay safe.